Good morning, guys. It's my day off, so I woke up not so early, but I have set my alarm so that makapag-vlog tayo today. So, bango na tayo. So, open na natin ang window natin because it's a good day. Good morning! Good morning! Init. So, maglipit muna tayo ng higaan and then let's go outside na kasi gising na din yung mga kasamahan ko. Good morning! Boom! Morning, Gaspar! Good morning! Good morning! Yung isa eh. Aba, nagluto siya. Fried rice in the house. And we have the sinabawang baboy. Hi! Let's eat bread with chocolate spread. Talikod para hindi sponsored. may mga may pressure sa background. Halwat ko lepa. Suklat kansa. Termat. Mika. Halwat ko lepa. Suklat kansa. Eh? Halwat ko? Yeah. Halwat ko? Oops. Oks. Nag-loading ako sa oks. Puro shortcut nga yung mga salita nila doon. Mula. Minula pala ang buta. Uy, may nag-request pala sa akin mag-English daw ako if possible. Para maintindihan ang vlog ko. Kasi naman sa ano, yung subtitle, di ba may option yun sa settings na? Pwede ka mag-subtitle ng English. Kaso hindi naman lahat ng Tagalog ko nata-translate niya. So, but I will try my very best to speak in English the most that I can. Subscribe na yan ba? Yes. So, here's your uks lepa. Kaks na pala ito. Sa Pinas, uks lang ito. Uks or uksi means one. And kaks or kaksi means two. So sabi niya sa akin, uks daw na lipa. Tapos, Pilipino ako eh. Naging kaks. Hey! So, afternoon namin nag... bread, tsaka nag-coffee, nag-prepare na ng for lunch, brunch. And then, kumain na kami, nagligpit sa kusina, tapos, naligo na ako. Kasi, today, because it's our day off, me and my best friend plan to go somewhere. Kasi, she's bored. And, felt so sad in here. So, we have to go somewhere. And dahil 271 subscribers na tayo, gagawin ko na yung most requested kind of video. Yung mga questions about how I came here in Finland, paano ako nag-apply, ang process na ginawa ko, how long did it take for me to be here. So,
sasagutin natin yan ngayon. And thank you for all the subscribers and sa mga nanood ng mga videos ko. Thank you so much for your support. Pati na yung mga nagme-message, thank you so much. And abang-abang lang kayo dahil may pa thank you ako kapag umabot tayo ng 500 subscribers. I really hope so na mapapabilis nating ma-reach yung 500 subscribers na yan. And nag-message na din sa akin si YouTube congratulating me pa naman. Just congratulating me, not for monetization yet. Pero marami na ding nag-message sa akin na may ads na daw yung videos ko sa Pinas, and here in Finland, meron na ding ads. I have checked kanina kasi may nag-message na naman sa akin. So, thank you so much for subscribing to my channel. And now, usually ginagawa ko to inside the comfort room talaga, but gusto ko may gagawin ako habang sinasagot ko yung mga questions nyo. So, gagawin ko yung skincare ko. I am using this one, the Lumine. This is not sponsored, ha? I'm using this one as my toner. Kasi ito lang din yung available dito. And this is not pricey. This is very affordable. Kasi, syempre, bago pa lang tayo dito sa Finland. So, mag-budget tayo, mga moms, mga besh, mga dye. Anyways, yung kasamahan ko dito sa bahay, may suggestion na kung anong tawag ko sa inyo. And please comment below kung agree ba kayo sa itatawag ko. Kasi ang gusto niya yung tagline ko. Anong tawag doon? Hindi ko alam. Is, mga kasmash ko kayo. Mga kasmash, kasi story behind, nung nag-tour ko kami, kasi nag-attend kami ng seminar, kumain kami ng mashed potato. Tapos, sa sobrang excitement ko na magkwento and etches, ang nasabi ko, ang sarap ng mashed potato. Kaya, yun na yung tinatawag niya sa akin. Smash kita dyan eh. Dapat yun yung tawag mo sa mga viewers mo. So, ayun. Comment nyo kung bet nyo yung kasmash. Next, after natin mag-toner, pero isali natin dito sa liig, ha. Hindi ako expert sa pagsiskincare kasi hindi din naman talaga ako daily nagsiskincare. Pero pag umaalis ako, next natin gagamitin is ang daycare moisturizer. For all skin types to. Hindi ko alam paano basahin to. Lumine, or whatever. And then, bago kayo magamit niyan, nakapag-spray na nga pala ako ng kamay. Alcohol, using alcohol. Kasi dapat malinis yung kamay mo if you're just using your hand. Kasi may iba yung parang may stick silang ginagamit. Moisturizer kasi malamig. Para hindi mag-dry yung skin natin. Konti lang lalagay natin kasi gagamit pa tayo ng... Kung sa mga nakakakilala talaga sa akin dyan personally, I'm a sunscreen baby. Nagsasunscreen talaga ako kahit pa hindi mainit sa labas. Kasi there's a lot of sources para sa mga UV exposure. Like cellphone, kahit yung light lang sa loob ng room. And yes, I'm wearing dress. Pero, magja-jacket tayo kasi malamig sa labas. The temperature outside is 12 degrees Celsius. And so far, we have slowly adapted the temperature here. So, it's still autumn. I am not telling anything yet about winter because I haven't experienced it yet, but autumn, medyo malamig na siya. Next is yung sunscreen na. I am using now the, hindi ko din alam kung paano to sabihin correctly, Nivea,
UV face, anti-age, hindi ko alam kung anong Q10, and I haven't read it yet because it's in so mexi. It's in Finnish, so basta ang alam ko, sunscreen to. And so far, bet ko siya, and ang hindi naman nag-react yung skin ko the first time I used this. I have been using this for a month now, and see, I've learned. Wala namang nangyayari. Parang humiyang naman yung face ko sa Nivea. So, ayun na nga. Maraming nagme-message sa akin. Pero huwag niyo naman i-compare sa mga bigating vlogger dyan. Marami-rami na ding nagko-comment sa videos natin. Questions, mga pa-shoutout. And then, kung na-follow or friend ko na kayo sa Facebook and Instagram, I have posted a while ago na pwede kayong mag-question sa akin kahit ano. Para dito sa content na to. Kasi sasagutin natin yan isa-isa. So, may mga nag-send ng questions. And, yun na. So, that's all for my basic use sa face ko. And now, habang inaantay natin yung best friend ko, kasi pre-prepare pa siya, naliligo pa siya, papakita ko sa inyo kung anong gamit ko. I'm using the Maybelline na vinyl, pero dito sa Finland, you're reading Y as U. So, it would be vinyl. I'm using this Red Hot number 25 ng Maybelline na lipstick, or maybe tint din to kasi ginagamit ko siya as tint. Gagamitin ko siya. Bet ko siya kasi hindi siya dry sa lips. Parang meron na din siyang kasamang moisturizer. Oo, ganyan lang tayo mag-blush on, mga besh. Mga kasmash. Konti lang para hindi iksaj. Yan. Bakit kailangan gumanon? Pag nag-blush. Para ma-emphasize yung cheekbone mo. Sorry, ginawa ko na kayong salamin. Wala kasi akong malaking salamin dito sa kwarto. And then, the lips na. Konti lang din para kasi bagay sa akin yung sobrang Yun. Dito lang ako sa baba naglalagay ng lipstick or tint or whatever. Tapos ginaganan ko na. Spread natin para pantay. Charot, nagtuturo. Expert yarn. Ayan. And then we're gonna mask it with the lip balm I'm using. Lobelo sa lip balm ko, and this is strawberry shine. Yeah, lip balm tayo para hindi mag-dry yung lips natin. Next thing is yung vitress natin. Again, this is not sponsored. I am just purely using this and telling you, baka bet nyo gumamit. And I've been using this for a long, long time with my hair kasi nga, nagpapakulay ako ng buhok. And now, mas kailangan ko talaga siya kasi malamig dito. Magdadry yung buhok ko. Ayan. So, we'll just let it stay for a while bago tayo mag
blower. And kung napapansin nyo, hindi na ako gumagamit, hindi ko na sinestay yung towel sa hair ko. Para mag-take time din na mag-air dry lang yung hair ko. Punta tayo sa first question. First question was, nasa na yung kodigo ko? I have here my kodigo. Kala nyo ba? Nag-prepare ako. First question was, kailan ka nag-apply? So, to answer the first question, I applied October 26, 2021. The story behind is that, galing akong duty, chinata ko ng best friend ko, nakakausapin niya ako pag uwi ko. And then, she proposed an offer na mag-abroad daw kami. And knowing her, lalo na after nung nagpakasal siya, nanganak siya, ayaw niya na mag-abroad. Tapos, alam niya na ako is wala talagang planong mag-abroad. Sabi ko sa kanya, bakit parang naiba yung desisyon natin sa buhay? Sinabi niya na sa akin that she has a friend who is soon going to Finland kasi nag-apply na siya and currently on language training. So, she told me about Finland, she told me about how easy the process is kasi napag-uusapan na namin yan before, so yun na. Sabi ko, masyadong hassle yung mga process, lalo na working na kami. Kasi, when you work, you don't own all your time talaga eh. So, ayun na nga, and marami ng expenses, hindi naman ganun kalakihan yung sahod. Sabi ko, okay, tell me more about it. And then, as she explained, tapos nagsesearch kami ng about it, tapos nanonood kami ng mga vlogs about Finland, it captured our interest. It captured our heart, seeing the beautiful scenery of Finland. Sabi namin, why don't we give it a try? Nag-send kami ng application through online. Shout out to Miss Belle Aguas. Kasi siya yung agent na sinenda namin ng application namin. And trust me, she is very quick in responding to your emails, your applications. So, lalagay ko dito yung email niya para dito na kayo mag-send sa kanya. And then, nag-send nga ako ng application ko October 26. Mas nauna nung yung best friend ko ng days ata, 2 days after bago pa ako nag-ano. Kasi, hindi talaga ako ganun ka-committed para magpasa. Kasi nga, wala akong plano mag-abroad. Second, hindi bet ng parents ko na mag-abroad ako. Kasi, yun na nga, dati pa sinasabi nila, bakit kailangan pang mag-abroad kung pwede naman makapagtrabaho sa Pinas lang. Kasi, at least, magkakasama kaming lahat. So, yun na nga, hindi naman lahat ng tao nakakakuha ng magandang opportunity sa Pinas. So, kung may magandang opportunity, grab natin yun. Nagpasa ako ng application ko October 26, 2021 kay Miss Belle Aguas, yung email niya. And then, nag-reply siya sa akin agad-agad. Agad-agad nun. And she scheduled me for Zoom interview with EDI Staff Builders na agency. Ito din, search niyo lang sila sa Facebook. In-schedule niya ako ng Zoom interview October 29, 2021. Because I think I sent the application weekend ata. So, in-schedule nila ako ng weekdays. And after ko na-interview, nakausap ko si Miss Belle Aguas yung nag-interview sa akin. Chinek niya kung hindi ba magiging balakid yung trabaho ko during sa magiging language training. Kasi you have to really set time for the language training. Kasi maaapektuhan naman yung may grade kasi yon. So magbabase sa language training yung performance mo kung pwede ka bang magpatuloy. And then, ang may screening sila, nasabi na, pumasa ako.
nag-feedback sa akin si Miss Bell na pumasa ako sa interview. So, I was instructed to take the diagnostic English test. Online lang yun siya. Ang instruction sa akin, kapag natapos ko na yung English test, isend ko yung result to Miss Bell. And then, mag-aantay ako ng feedback. So, I took the English test and luckily I passed. I think it was just 50 items online. And may kailangan kang abutin na rate or anong bang tawag doon na level. Kailangan mong, yun yung ma-reach mo para makaproceed ka. Fortunately, na-pass natin yun, I got the C1 level sa English test. Tapos, nag-screenshot ako, sinad ko sa kanya, and then I waited for her feedback. So, mga November 1 maybe, nag-email sa akin si Miss Bell na okay, pasado ako, na-pass ko din yung English test, and she scheduled me on November 2 for my final interview with the Finland employer, the Barona Sote Oy na company. Oy is company, Barona Sote Oy. Ang schedule ng final interview ko was November 2, 2021, and November 3, I got the result na pumasa ako sa final interview. So, I was instructed to be part of the batch 4 para sa language training. And it was reflected there sa email na yung language training namin originally, it was 7 months na language training online. And that time sa amin, sa batch 4, mas pinadali siya siguro dahil mas kailangan nila and mas mapabilis na may ma-recruit silang mga nurses dito sa Finland. So, mas pinaikli nila yung language training into 5 months. So, bali magsa-start yung language training namin ng January 17, matatapos ng June. Natapos yata kami ng June 20, 21, something. June 21 yata yung final examination namin. After nung final interview ko, nag-send na sila ng list of requirements needed to upload or attach dun sa job applicant na profile. Online din yun. Dun mo i-attach lahat ng mga documents na required nila. And sa job applicant profile, about job applicant profile, lalagay ko din dito yung parang kung job. Pero kung dito sa Finland, Yelp yun sa pagbasa nila kasi ang J sa kanila is parang Y kung basahin. So, ang nakalagay doon na mga list of requirements na kailangan mong i-upload doon sa Yelp na profile is updated resume, passport, NBI clearance, PRC license, TOR and diploma, seminars or training certificates, PEOS and e-registration certificate. Bibigyan ka din nila noon ng link para ma-access mo yon. And then, pagkatapos mong ma-comply lahat yun, inform Miss Bella na tapos mo na. And then, mag-e-instruct siya sa'yo na good to go ka na para mag-medical examination. First, dalawang medical examination kasi yun eh. Pre-medical and yung final medical mo na. So, mag-instruct siya sa'yo na good to go ka na para mag-pre-medical examination. And you have to inform Miss Bell kung kailan ka available para ma-set ka niya ng appointment dun sa diagnostic center na POEA accredited. So, nag-send ako ng go signal kay Miss Bell na ganito yung available kong schedule. And then, in-email niya si Miss Marine, siya yata yung responsible dun para ako ng schedule sa medical. Ang diagnostic center na pinuntahan namin, which is POEA
credited sa Davao City is the PDSC, which is the Physicians Diagnostic Services Center. I will put here their Facebook link also. And after that, magsasend na sa'yo ng job offer and language training information and instructions si Miss Bell. Sinend niya sa akin nung December 24. Yun na, January 17, nag-start na nga yung online language training namin after kong nakapag-pre-medical. Anyways, sa pre-medical ko, mag-aantay ka lang ng email from PDSC and yung i-email nila sa'yo, nag-email na din yan sila kay Miss Bell or kay Sir Arnulfo ng EDI Staff Builders para magkaroon sila ng copy. So, good to go ka na para sumali sa language training, which started nga January 17, 2021. Tapos, mga around April, hindi around, sure ako. April 13, nag-send na nga sa amin si Mr. Arnulfo ng email about the Enter Finland application process. It's also a link. Lagay ko din dito yung link na yon para mag-process na kami and makapag-VFS appearance na kami. So, na-process na namin yung sa Enter Finland application. Next thing is that nakapag-reply na din sa amin yung VFS Global, yung para sa visa namin doon sa Finland. Nag-reply sa akin na June 1 yung appointment ko sa appearance doon sa Makati. Doon yung location nila. Lagay ko na din yung link ng VFS Global. And sinabay na din namin yung final medical namin. Kasi, syempre, from Davao pa kami, para isahang gastos na lang, nag-request kami na yun din yung appointment namin, yun na day yung appointment namin para matapos na namin lahat yung process sa Manila. May 25, 2022, nag-email din sa amin ang EDI Staff Builders about the declaration of no criminal record. So, yun na nga, dapat wala kang criminal record sa Pinas para matanggap ka nila. Kasi kung meron man, and kung slight lang din naman yan, and maaayos, you really have to inform them. Kasi tutulong din naman sila. Mag-a-advise sila sa'yo kung anong dapat mong gawin para ma-clear ka sa yung declaration of no criminal record. And then, June 12, 2022, yun na yung PDOS orientation namin. Hindi pa tapos yung ano namin noon na language training, pero nag-assure naman na sila kasi pag umabot ka naman ng module 5, mataas na yung chance na sure na makakapunta ka, parang wala nang bagsakan yun. Basta umabot ka lang ng module 5 dun sa amin kasi 5 months lang kami. So we have 5 modules. So nagpidos orientation kami nung June 12, 2022, na-meet na namin yung mga employer namin dito sa Finland. And then, July 21, 2022, nag-send na din sila sa amin ng employment contract. So, we have to sign it, print it, sign it, and send it again to them. Para ma-attach nila dun sa, ano nila, sa mga papers namin. Kasi, hassle-free talaga kapag nag-apply kayo sa EDI Staff Builders. Kasi parang sila na lahat gagawa, magko-comply ng requirements for you. Basta lang, kung anong sinesend nila sa'yo na kailangan nila, send back mo agad. Ito nga pala, advice lang from me, na kapag ka nag-apply kayo dyan, yung mga sa hindi mahilig mag-check ng emails dyan, everyday, like literally everyday, mag-check kayo after nyo magpasa ng application. Para kung gusto nyo mas mapadali yung process nyo. Kasi, ang bilis talaga ng processing kapag ka-active lang din yung communication nyo. Kasi, kunyari, nag-send sila ng email sa'yo, tapos late kang nakapag-respond. So, diba, it's about you, not them. Kasi matagal kang nag-reply. So, mas matatagalan yung process mo. Yung sa amin, kasi everyday kami nag-check. Baka kasi merong ano, meron silang kailangan para mabigay namin agad. Or, kunyari, may kailangang i-process, tapos kailangan ng pera para magawa namin kaagad ng paraan. So, ayun, check your email every day, every second, every minute. Basta, agad-agad kayo mag-check ng email. Lalo na, may
Lalo na pag may inaantay kayo. So, next thing we know, deployment na namin. Yung graduate na kami, nalaman na namin yung result ng exam namin na pumasa kami. Yay! Anyway, sa klase, hindi lahat pumapasa. Pero, kapag umabot ka ng module 5, good news, bibigyan ka nila ng chance na pumunta sa Finland. But you have to promise na iko-continue mo yung study mo. Bibigay sila sa'yo ng chance na makapunta ka pa rin dito, as is pa rin yung mga nag-commit sa'yo na employer. Pero, you have to take the remedial class. Hello everyone! So, ito na nga, unfortunately, the last vlog that I uploaded was corrupted. So, I have to re-upload the video and cut the part na corrupt. Let's continue! Yun na nga, you have to continue your remedial class na nandito na kayo sa Finland. And then, it won't really be easy kasi may remedial class ka pa, and then pagdating kasi namin dito sa Finland, magsa-start na din yung 8 months schooling namin para sa lisensya namin. Kasi our PRC license in Philippines won't be valid here in Finland. So we have to take the 8 months schooling para after nun magkakalisensya na kami dito. Tapos, sasabay pa dun yung work namin. And fortunately, sa amin ang best friend ko, naipasa naman namin yung module 5 sa Pinas. Kaya yung inaatupag na lang namin ngayon is ang 8 months schooling namin and ang trabaho. Kasi pagdating namin agad, trabaho and start na agad ng class. But no need to worry guys, kasi kahit naman maging part ka ng magte-take ng remedial class, kayang-kaya nyo pa rin yan. Tapos napagdaanan nyo na yun, na-tackle nyo na yun. So parang ang mangyayari, magre-review ka na lang. So easy na yun for you, lalo na't andito ka na sa Finland, masasabuhay mo na yung pagsasalita ng Finnish. So going back, July 22, 2022, we received our plane ticket via email with instructions on what we're gonna do before our flight. And guess what? Na-receive namin yung plane ticket namin via email July 22, 2022. Our flight date was July 26, 2022. So, surprise! But we already perceived it ng best friend ko. So, bago pa matapos yung language training namin, nag-resign na kami, umuwi na din ako sa probinsya namin para makasama ko yung pamilya ko. And nakapag-bonding na kami ng pamilya ko. And then, slowly, emotionally, prepare ko na sila na malapit na akong umalis. The time that I received my plane ticket, ang inatupag ko na lang is yung planning. Kasi kailangan namin pumunta ng Manila one day before our flight. Kasi kailangan pang magpa-serum pregnancy test ng girls. And kailangan namin pumunta ng EDI staff builders para kunin yung documents needed sa immigration. So, umalis kami ng Surigao papuntang Davao. Hinatid ako ng pamilya ko July 24, 2022, kasi flight namin pa Manila ng July 25, 6 a.m. Then, yun na, pagdating namin ng Manila, diretso na kami sa Ervoroto Hostel, Makati. Yun yung naging suki na stayhan namin sa Makati. And lalagay ko dito yung Facebook page nila. Re-recommend ko talaga to kasi mabait yung staff and then makakamura talaga kayo. So, after namin ilagay yung gamit namin sa Ervoroto, dumiretso na kami ng St. Rita Diagnostic Center para magpa-serum pregnancy test.
And yun din yung affiliated lang ng EDI Staff Builders na Diagnostic Center. And then, after magpa-pregnancy test, nagpa-swab pa din pala kami. Kasi hindi kami pwedeng layover kasi namin sa Japan. Hindi kami makakapasok ng Japan kapag wala kaming negative RT-PCR. So, nagpa-swab kami. Buti na lang, afternoon, naihabol agad yung result, prioritize kami. And then, nagpunta na kami ng EDI Staff Builders para kunin yung documents namin needed sa airport and sa immigration. So, next thing we know, here we are, Finland! And dito na kami sa Finland and we're living here for 2 months now. Hoping na nakatulong ako para sa mga interesado dyan. And for those who are interested and already applied, see you all here in Finland and let's live the life we deserve. Bye-bye!